Welcome back! Ngayon, ang video natin ay napakasaya dahil for the first time, guys, mamimit ko ang idol ng aming pamilya. Ang video today is the best cause it is A Chain with Sir Rafi Mumpo! Bilis mo, guys! Itong video namin ngayon. Kasi for the first time, mamimit ko siya personally. But don't you worry, because we're all tested and safe. Anyways, aside from that, Kinakabahan ako kasi kakagising ko lang. Tsaka nag-chacha-a. And then, didiretso na ako doon. Pero kinakabahan ako kasi guys, never ko pa siyang na-meet personally. So yung last namin na pag-meet virtually, pinaiyak ako. Pero this time, feeling ko naman si Rafi babawi yan. Hindi na niya ako papaiyakin. Feeling ko friendship na kami mo. Friendship! Ang gagawin natin for today is magiging co-anchor niya ako. So, nag-aral ako kahapon, tsaka kagabi. Nag-English-English ako. Wow! Yes, English! Siyempre, ito na ang bagong tatahaking career mo. Show! Feeling ko kasi mag-i-enjoy ako doon. Tapos pag nag-enjoy ako, ginalingan ko, feeling ko re-recruit ako ni Rafi. Sabi niya, I wanna be a part of the RTI, eh? Yeah! I wanna be a part. Siyempre, wala na tong iyakan kasi matibay na to. Dati yun, Sir Rafi, gusto ko lang sabihin na paiyak niyo ako, pero not anymore. Ganun pala yun. Pag gusto mong tumibay loob mo, magkana sa dito. Oo, tapos parang mamaging manhid ng puso mo. Ganun. Ako lang yung pupunta, guys, kasi sila Moa na at si Mama hindi pwede. At ako lang ang nagpa-swab test. Ano tingin mo mangyayari sa video niya? Feeling ko ano, papaiyakin ko si Sir Rafi. Isa prank! Sabi ko talaga si Rafi, odd ng prank. Kasi masakit talaga sa aking pusong. Matibay na. Matibay siya sa ano, sa yung mga drama. Pero sa mga prank, hindi pa masyado. Hindi pa ako nanon ng maraming prank. Kaya, hindi pa ako ready, Sir Rafi. Just wanna let you know. Caution, please handle with care. Wow! Ayan, guys. So, magbibihis na ako and then dediretso na ako doon. So, wish me good luck. Si Mama tulog pa. Ito yung kakampi ni Rafi noon. Hello po! Sabihin kayo sa Rafi. Pag kailangan niyo po ng kakampi, andito lang po ako. Kahit sino po gusto niyo i-prank sa kanila, I'm here po. Ah, ganun. Bakit? Pagpapalit kita, sorry! Parang hindi mo ako pamilya. Okay, guys! So, let's go! See you guys sa office ni Sir Rafi. Okay, magandang hapon sa atin lahat. And welcome back sa Wanted sa Radyo. Ako si Ivana Alawi at ako ang guest anchor ngayong araw dito sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi sa mga inaabri. Hello, Sir Rafi Tulfo. Maraming Hello. Salamat dahil pinayagan mo ako maka-experience ng ganito. Siya nga pala, hindi to i-prank. Totoo po ito. Tunay na setup at tunay na sumbong tatalakayin namin ngayon. At kasama si Ivana, magsosolve doon sa sumbong na ilalapit sa atin. O, di ba? First timer siya, pero kaya-kaya niya. Ako nga pala ang stand-in ngayon ni Miss Shari. So, hindi po ako nang agaw ng trabaho. Ano lang talaga to? At for ano lang, for today only. Depende kung magaling ako sa trabaho ko. Baka i-recruit ako ni Sir Rafi dito. Wow! Okay po, Sir Rafi. Ngayon po may complaint po tayo. Dumiretso na tayo. Ang complainant natin for today ay si George Castor Jr. At ang kanyang reklamo ay humihingi siya ng tulong na makausap ang kanyang misis at magkaayos sila. Okay. Dahil matagal na siyang hindi kinakausap dahil sobra siyang nagseselos. Oh. Ayan na, Ivana, oh. Kanina po umiyak si Sir. Totong iyak yan. Totong complainant yan. Hindi prank to. Sir Rafi, promise, hindi prank. Hindi to prank. Kita mo naman, oh. Tira mo naman. Hello, hello, Sir. Sir George. Hello po, Sir. Magandang hapon. Pakisabi, magandang sir, hapon po, Sir, kay Ivana na hindi to prank. Hindi po to prank, ma'am. Totoo po to. Talaga, matagal na po ako. Hindi po makatulog at nagkukapag-iiyak para makausap ang asawa ko. Opo, naniniwala po ako na hindi po ito prank. Huwag po kayo mag-alala, andito po kami para sa'yo. Paano po kami makakatulong sa'yo? Gusto ko po sana siyang makausap at makita. Ano man po yung naging kasalanan ko, patawarin na po sana niya ako. Alam ko po, naging siloso po ako. At saka po yun, kaya ang isa pong kinang po namin dahil po yung pagtulong ko po sa aking anak na umuwi po sa probinsya. Dahil hindi ko po gusto yung ginagawa nila sa anak ko sa amin sa probinsya. Sir, nasa Saudi po kayo ngayon.
Opo, opo sir, nandito po ako sa trabaho namin. Nagtatago nga po ako para makatawag lang po sa inyo. Bakit po hindi kayo kinakausap ng misis nyo? Yung po kasing apo namin, ang sabi niya po kasi sa akin noon, pag inuwi mo yung si Yana, yung aming pong apo, hindi na niya po ako kakausapin. Dahil nga po, kaya ako po naman pinauwi yun. Ayaw din po kasi nung aking anak na babae na iwan yung kanyang anak. Gusto niyang isama pag-uwi sa probinsya kasama po nung asawa niya. Kasi po yung asawa niya nasa Polillo Island po. Yung po kasing anak po, buntis po kasi siya. Kailangan niya po na magpa-ultrasound. Sabi ko sa misis ko, bigyan mo ng pera. Hindi niya po binigyan. Eh ngayon po, ang ginawa ko po, nagpadala po ako sa kanya ng sikreto para may magamit siya pang pa-ultrasound. Ngayon po, pagdating niya po sa bahay, galing po doon sa palengke, may nawawala na daw pong dollar. Ay ngayon po, may mga naririnig po ako tuwing mapapinapagalitan po siya na siya po ang nagnakaw. Okay. So nag-away kayo dahil yung dollar nawala? Mm-hmm. Yun ba yun? Nagnakaw siya ng dollar? Pinagbintangan nitong misis niya kasi, na nagnakaw itong anak niya para sa ultrasound. Tama, sir? Ano po ba talaga, Sir George? Nagsiselos po o ano yung rason? Yung pong pinagawayan po namin na una, yung pong pag-uwi ng anak ko sa probinsya at saka po yung selos. Doble. Di ba, Alisa, tutulong po si Ivana para... Maraming salamat po, Ma'am Ivana. Kung kami magpag-uuko ko po yung aking pamilya, ayaw naman po yung asawa ko. Opo, ayaw ko pong maging broken family ang anak mo. Ang pamilya. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na sa iyo, Ivana. Sir, wait lang. Ibig sabihin, kaya ka. Opo, sir, I will try my best. Kasi po, ako po, galing po ako sa broken family. Kaya, alam ko po mahirap yun. Nandiyan na si Ma'am Marichelle. Hi po, Miss Marichelle. Ayan po. Kamusta ka na? Parang nawala yung ano ko ka ba? Ayan, so actually pumunta talaga ako dito kasi nga nabalitaan ko nag-aaway kayo na asawa niyo po. Eh, syempre, ayoko may nag-aaway. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Bakit kayo nag-aaway? Bakit hindi mo na siya kinakausap? Nasa underwater. Okay lang. Tatawagan ulit. Kakausapin naman natin yung anak. Joanna, magandang hapon sa iyo. Nasaan ka, Joanna? Magandang hapon po. Nandito po sa Polillo. Kasama ko ngayon si Ivana Alawi at siya ay tutulong sa araw na ito para mabigyan solusyon ng inyong problema ng iyong pamilya. Joanna, si Ivana po ito. Bakit po kayo napagbintangan na nagnakaw ng dollar daw? Kasi po sinasabi po nila ako lang daw po ang napasok din sa kwarto. Pero hindi naman ikaw yung may kagagawa noon, Joanna. Hindi po. Sa katunayan nga po, pinagpupuntahan pa po yung mga money changer. Sino pumunta sa money changer? Ako po, tsaka po yung tita ko po at yung tito po. Okay. Sino mga nagbintang sa'yo? Yung lola ko po. Pero napatunayan mo na sa kanila na hindi ikaw gumawa noon? Opo, pero sinasabi pa rin po nila sa akin na nasa akin daw po, na dala-dala ko daw po papunta dito. Joanna, bigyan kita ng pagkakataon na para kausapin yung tatay at nanay mo at pagbatiin mo sila, okay? Nak, tulungan mo ako magkaayos kami ni mama mo para naman po tayo sa pamilya. Importante ang pamilya natin, anak, kaysa sa pera na yan. Sinabi ko naman sa kanila ho noon na kung anuman kwan yung pera na yun, palitan na lang natin. Pero pinagbibihinan pa rin nila na sa ikaw ang kumuha, kaya tinulungan kita, anak. Alam mo naman, mahal na mahal ko kayo naman, kayo, anak mo. Ayaw ko naman, kaya wala tayo. Wala po ko kinakampiyan sa kailang magkapatid, sir. Dalawa po sila. Marichelle? Hello po. Gusto ni tatay na mabuo na yung pamilya ninyo at gusto niyang kausapin ka. Tay, mag-usap po kayo ni nanay. Kami ba na tulungan niyo po sana ako? Aking problema po. Ano po ba ito? Mapag-ayos. Paano po? Gusto ko po mag-ayos po talaga. Gusto ko po mabuo ang aking pamilya, ma'am. Ayaw ko po maging utak-utak kami. Ako po yung nagtatrabaho dito sa ibang bansa para sa kanila. Naano ako na pressure ako kasi Sir Rafi, broken family po kami. So, hindi, mas kaya mong ayusin to kasi we can relate. Hindi po kasi kami nabuo. Hindi. Kaya ito, baka yung frustration ito po, I will try my best. Mabubo mo to. Hindi po ako natatawa sa inyo. Sorry po ah. Ano po, Ma'am Marichelle, bakit niyo po siya inaaway? Ano po sasabihin po? Bakit niyo siya inaaway? Huwag na kayong mag-away. Siya po ang nang-away sa akin. Ang dami po niyang iskandalong ginawa. Ano pong ginawa niya? Paano po ako makikipag-usap sa kanya? Yung mga kabatch ko po ng mga lalaki, kahit mga babae, mini-message po niya, tinatawagan niya, pinagmumura po niya dahil si selos. Hindi naman po tama yun ah, pero mahal ka po niya kung nagsiselos siya, di ba po? Wala na ho sa lugar eh.
Sobra na po. Ayan, Sir George. Bakit po kayo nagmumura sa mga kabatch niya? Hindi naman po tama yun. Gumamit po siya ng fake account. Yung mukha po nung pinagseselosan niyang isang batch ko, yun po ang nilagay niya. Ma'am Maricel, ang gusto kasi ni George, kaya niya kinunta kami, mangyari, kalimutan na po yung mga kasalanan in the past, move on na po kayo, at magbati-bati na, malapit na po yung Pasko. Kasi po, ilang beses na po yan eh. What will it take for you to forgive him? Ano po yung... Sorry lang ma, sorry. Sorry lang sa mga nagawa ko sa'yo. Sana wala po, mahirap na ako kasi. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo naman yan, kaya lang naman ako nagselos noon. Yung kabats mo, ipinos yung kwan mo, yung TikTok mo. Samantalang ako asawa mo, hindi mo ako mabigyan ng TikTok na ayaw mo ng TikTok, ayaw mo ako mabigyan. Ayan ho, yung TikTok na yan. Inaano ho namin sa GC po yan, yung TikTok na yan. Kasi nag-challenge ho kami ng mga kaibigan kong mahilig mag-TikTok. Sinisend ho namin sa GC yung TikTok na yan. Eh yung mga style naman po ng ibang mga kabatch namin, sinisave ho agad yung TikTok kasi dinidelete din po namin. Okay, sandali po ah. Ivana, baka pwede ka makapagbigay ng advice dito dahil you being a millennial at pinag-usapan dito yung mga TikTok. Anong maibigay mo na advice dito sa dalawang nag-aaway at isa sa mga dahilan ay TikTok? Kami ba natulungan mo po ako? O yan, yung may nagtulong sa'yo. Anong advice mo dito? Sige, kaya mo yan. Nagagalit po dahil nagti-TikTok si Ma'am Maricel? Kasi siya, dahil ang iniisip po niya, yung TikTok po na yun, sinend ko doon sa kabatch ko. Eh hindi po, kasi may GC po kami ng mga batchmates ko. Eh yung challenge po namin, mag-send kami ng TikTok namin yung tahog ni Carla. Wow! Eh pagandahan nga po kasi ayaw namin nagbibigay sa amin ng premyo. Totoo to! Hindi to! Bakit dumila siya? Hindi po, totoo po ito. Idol, Ivana, totoo yan. Hindi, totoo. Naiiyak ako kanina! Hindi, totoo to! It's a joke. Totoo nga si Raffy. Hindi, napanood ko yung prank mo kay Idol Raffy noon. Pero ito, hindi po talaga prank. Bakit nyo po sinayaw sa group chat yung tahong ni Carla? Ako po, hindi ko po kasi kayang gawin yung TikTok na yun. Hindi, simple lang naman po yung tahong ni Carla na ginawa ko. Kasi nag-challenge po talaga kaming magkakaibigan. Hindi naman ako magaling sumayaw, we try hard lang. Ang kinayaw ko lang po doon, ang nag-post pa po, yung classmate, yung batchmate na lalaki. Ayun po, yung classmate ko, yung kabatch ko. Ang ganito, hindi po kasi niya maintindihan. Di syempre sa GC po yun. Yung mga sinisend po namin sa GC, pwedeng isave ng kahit sino. Tapos isisend ulit nila. Yun yung pinapalabas niya na parang ipinorward ko doon sa isang batchmate ko na lalaki yung TikTok na yun. Tapos yung batchmate ko po, yun yung nag-send doon sa GC. Yun yung nakita niya. Kumari po, ako, makita ko yung boyfriend ko sumayaw ng tahong ni Carla tapos sinend sa GC po. Ako po silosa kasi ako, ma'am. Gusto ko po yung ganun mga video sa akin na lang isi-send as a girlfriend. Doon na lang, pero... ma'am, ano po? Tsaka hindi ko po pinopost sa Facebook yung ano ko, yung mga TikTok ko. Sa GC lang po talaga. Tapos dinidelete din naman agad namin. Eh nagkataon ho, mabilis silang mag-save ng mga TikTok. Kaya ganun. Eh hindi po niya maintindihan bakit daw po yung lalaking kabatch ko ang nag-send nung TikTok na yun. Paano mo maipaintindi sa kanila bilang isang millennial na dapat yung TikTok ginagamit sa tamang pamamaraan nang sa gayon hindi magkaroon ng selosan? Para po sa akin na kasi... Sige. I think tama na i-upload nyo sa TikTok, syempre po, public app. So, at least doon, parang hindi mo siya ginawang special na isi-send mo sa group chat or sa isang tao. Mas better na i-upload mo siya sa TikTok. Tapos, parang nakikiuso ka sa mga nangyayari. Kuwari, ang uso ngayon, tahong ni Carla eh. Ano ba yung tahong ni Carla? Hindi ko alam yan. Yung pala yun. Okay. Paano po natin kayo matutulungan? Ma'am, iba na total. Idol ka naman pala ni Ma'am. Baka pwede mong pakiusapan si Ma'am. Ma'am, para sa akin na lang po. Promise, next time pag nag-TikTok na lang kayo, isend nyo na lang po kay Sir George. Para ma-feel niya, special siya. Kasi po, challenge po namin magkaka-batch yun. Kung sino daw yung may pinakamagandang TikTok, may premium po galing dun sa kabatch din namin na nasa ibang bansa. Eh, syempre po, nag-send po kami. Ang inaano ko po, bakit
at paano po nakalabas yung TikTok na yun sa GC namin. E kaming magkakabatch paano lang po yun. Nakalabas? At saka paano po nakarating sa asawa ko yun? Paano nga ma'am? Paano? Hindi, yun po ang palaisipan sa amin. Ma'am, total idol mo naman pala itong si Ivana. Nakikiusap siya para sa kanya na lang daw. Pagbigyan mo na si kuya, ate, para magkabati na kayo. Ma'am Marichelle, alam niyo po kasi ngayon, mahirap po mag-OFW. Siyempre, mag-isa po siya doon. Diba? Magpapasko na. Tsaka umiiyak yung tao na na-realize naman niya. Hindi po. Kasi, wait lang po ha. Tuwing mag-aaway po kami niyan, hinahamon po niya ako lagi ng hiwalayan. E di siyempre, nakakasawa naman yun. Tapos, inuungkat-ungkat niya yung kahit ang tagal-tagal nang nangyari. Kung sino hindi magsasawa dyan? Sir George, so, mag-aaway lang po. Gusto mo mag-hiwalayan na lang tayo. Siya naman yung nag-ahamon eh. Hindi naman yung ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko nauungkatin ko anong mga yan. Patawarin mo lang ako. Dati. Sabi niya hindi na daw magsiselos, babaguhin na daw ho yung ugali niya. Eh, pinigyan ko siya ng last chance. Eh, natapos na ho yung last chance eh. Ma'am, excuse me. Bukod sa akin, si Ivana nakikiusap din po, ma'am, na patawarin mo na si sir alang-alang sa inyong para mabuhay yung pamilya. Ma'am, ito, pakinggan mo yung panawagan ulit ni Ivana. Broken family din po kami eh, pero okay naman. Hindi po okay yun. Promise, sa mga bata po, kawawa din po yung mga bata. So, ano po, i-try nyo na lang po one last time. Malay nyo. Hindi man lang niya ako matawagan o mat-chat man lang. Makumusta rin po. Ayan nga ho. Ayan, ganyan po siya. Ma'am, ano po yung pwede kong gawin para mapabago po yung inyong pong isipan? Name it. Wala po yun. Hindi, ma'am. Kasi sobrang lang kung alam niyo. Ma'am, gagawan ko po kayo ng tahong ni Carla na TikTok po. Promise. Oh. Gagawan ko po kayo on the spot ngayon, ma'am. Oh. Magkaayos lang. Joke lang. Ma'am, sandali. Para sa iyo po yung ano, yung TikTok ko po. A-upload ko kahit hindi po ako sumasayaw. Gagawan ko po kayo ng tahong ni Carla din. Para sa group chat nyo at para sa lahat ng kabatch nyo. Hindi ho talaga basta-basta po kasi talagang napahiya ho ako dito. Okay, ma'am. Okay. Nayak na. Nayak. Ma'am, nayak na si Ivana. Pinawasan na ho ako ng ibang mga kaibigan ko eh dahil sa panghihiya niya. Okay. Hingi lang ako na sorry sa'yo, ma'am. Andami. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Sino-sino. Pinagmumula po niya kahit wala ho siyang problema na ano, karelasyon ko. Andami po niyang dinamay. May 5 kaibigan pa po kami taga Bicol. Naghiwalay na rin ho silang mag-asawa ng dahil sa amin kasi yung lalaki ko matito sa kanya. Sandali lang ha. Sir, kasi ano, words lang po yung sinasabi nyo. Sorry lang po kayo na sorry. Para sa akin po ah, kapag ginawa mo sa akin yun, dapat be more sincere. Kasi madali lang po ang words eh. Dapat ipakita mo talaga, iparamdam mo sa akin na nagsisisi ka, na mahal mo ako, na ayaw mo ako mawala. Okay lang po. Nagsisisi naman po talaga ako. Oo, pero sabi niya, sir, lagi po kayo nagsiselos, pabalik-balik na. Siyempre, nakakapagod din yun. Eh, ikukwento ko na sa inyo ang totoo ha. Kasi yan, may minsan ho kasi may pumunta sa bahay namin na lalaki, kabatsmit din po niya. Pinalabas niya doon po sa manugang ko na pinsan kamag-anak po ng manugang ko. Kaya yun pa isapungan namin. Kaya po ako nagsiselos. Eh kabatsmit niya rin po yun. Ah, dali lang. Aminin ko po, dati naghiwalay na kaming dalawa. Parehas po kaming nagkaroon ng kakwan ho. Ngayon po, inayos ko po yung aming problema na yun para magkakwan po kasi kaya naaawa po ako sa aking mga anak. Okay, sige. Nagkakawa lang po kami. Ngayon, inaulit-ulit pa po yun. Tapos yung mga kapitbahay po namin doon sa lugar namin na yun, pinagsasabihan na po ako. Hindi po ako umupan siya dahil mahal na mahal ko po siya. Sige, kausapin ko si Mrs. Po, mawalang galang na po, ma'am. Pareho pala kayo may kasalanan. It's a tie. Dapat, ma'am, marunong din kayo magpatawad. Hindi naman pa, sorry ma'am, sorry talaga. Hindi naman pala kayo malinis. Kung malinis sana kayo, pwede kayong mag-inarte. Pasensya na ma'am ha, pero meron din pala kayong kasalanan kay sir. Then dapat intindihin nyo rin na meron kayong nagawa, natural lamang. Itong isa, pwede rin magkaroon ng kasalanan. At dapat din mapatawad. Hello po. At meron man pinagbasihan yung selos ni sir because dati pala meron kayong kasalanan sa kanya. At inamin nyo po yun. Oh, since pareho matagal kayo, na po yun, isa nga po. Kaya nga ma'am, since pareho pala kayo nagkaroon ng kasalanan, pareho kayo naging selfish. Di ba? Hindi nyo kinonsider yung inyong anak. Pero naayos naman po namin yun eh. Ngayon, iba na naman po. Ang hirap po kasi sa kanya, naniniwala siya agad sa sabi-sabi. Kahit nga ho dito, sinabi ng anak ko na lagi daw akong lumalabas. Gabi na ho kami na uwi dito sa bahay. May kasama ho akong lalaki. Eh alam naman po lahat ng mga tao dito sa bahay na hindi ho ako nalabas. Ma'am, sandali po ma'am.
kukonsulta lang ako, imbis na kay Attorney Garrett, kukonsulta ako sa kanya. Kasi bilang babae, ano ba dapat ang gawin ng isang lalaki na nagkasala kay babae tulad nitong sa kanyang sitwasyon? Ikaw, ano ba dapat para ma-apis ka? Ligawan mo ko ulit. Sir! Dapat ligawan mo siya, painlabin mo siya ulit. Kasi syempre, nagkahiwalay kayo, ngayon nag-aaway kayo, dapat painlabin mo, magpadala ka ng bulaklak, magpadala ka ng kaano, ipakita mo na sincere ka, gagawa ka ng way kahit malayo ka man. Lahat po ng sahod ko, ma'am, binibigay ko sa kanya. Hindi po ako nagpuka tayo. Wala, pambilan chocolate sa bulaklak kasi lahat ng sahod daw. Paano yun? Magkano lang po ang sahod ko dito sa loob ng isang buwan? 3-1 po ang pinapadala ko po sa kanya para mabuo ko po yung 50,000 na go-overtime po ako. Pinangako ko po ang sarili ko na ako'y bumalik po sa kanya na hindi na po ako magbababae kahit anong gawin niya. Siya lang, sa kanya lang po. Pero dati po, nang babae po kayo dati? Aminin ko po. Eh, nalaki din ba sa... Sir George, hindi lang naman siya pera na gumastos ka ng ganito. Kailangan may effort. Tulad na. Ano, siguro gawan mo siya ng TikTok na dance, pakiligin mo, patawanin mo, ang daming way eh. Ako kikiligin ako doon kapag ginawan mo ako ng dance cover. Siguro kahit wala hindi niya man lang... Sir, na-try niyo po ba? Hindi po ako marunong magsayaw, ma'am. Sir, alam ko lang po talaga, puro trabaho lang po talaga ako. Trabaho-bahay lang po ako rito. Kumanta. Hindi rin po ako marunong, sir. Ano lang pwede niyo may offer na... peace offering kay Mrs. Nung nag-anniversary po kami, binilihan ko po siya ng relo. Nagkakahalaga po sa pera natin. Porto sa Saudi Riyal, nasa 60,000 mahigit po. Sa peso 60,000? Para sa kanya. Okay, sir. Hindi naman lahat nadadaan sa material na bagay tulad sinabi hindi ni Ivana. Lahat pera. Okay, sir. Hindi kayo marunong kumanta. Hindi kayo marunong sumayaw. How about tumula? Wala po akong alam, sir. Eh. Naku, sir. Hindi nyo pa nga sinusubukan. Paano naman yan? Nakakaano naman din yun. Kahit kung ako yung babae, lahat po ayaw nyo naman gawin para sa akin. Subukan nyo, malay. Kanta. Sir, kanta, sir. Para sa kanya po. O, sige, gagawin ko po yun. O, sige, sir. Kanta kayo sa kapela. Sige. Ma'am, makinig kay Mrs. Sir, kantahan nyo si ma'am. Go ahead, sir. Masana. Wala po akong alam na kanta kayo, sir. Dahil nga sa sobrang stress ko na po kayo, sir. Isang buwan na po ako ganito. Alayo ko po sa kanila. Ma'am, ito na lang po. Ma'am, pakiusap po talaga. Seryoso na ito, ma'am ha. Ma'am, baka pwedeng pagbigyan po natin to si Sir George. Ako na po nakikiusap, ma'am. Pwede po ba? Alam niyo, ma'am, ito na sabi ni Ivana kanina, hindi po madali ang magtrabaho sa abroad. Mahirap po ang magtrabaho sa abroad. Nandun po yung alam ko po yun. Lungkot. Hirap. In so many cases, umabagsak po sa depresyon. Ma'am naman, don't be selfish po, please. Pagbigyan mo naman po ito. Hindi ho, kasi siya ho ang unang naging selfish eh. Pwede ba ngayon lang? Nakiusapan ho namin, pati mama ko ho, nakiusap sa kanya na huwag iuwi yung ako ho. Ngayon lang, ma'am. Pagbalik niya... Alam niyo ho, nung umalis yung ako ho. Ano ba yung pinaka-recent ginawa niya? Nagselos lang siya, yun lang ba yun? Hindi ho, kinampihan niyo ho yung anak ko. Kung ano, sobrang sinungaling ho nung anak so, ko. So what, ma'am? Kinampihan niya ang anak mo? Anak mo naman yun. Buti sana kung kinampihan niya ibang tao. Hindi po kasi, ano, kahit naman humali yung ginagawa nung anak ko. Tapos sasabihin pa niya na ano, hindi ko daw binibigyan ng pero, pera. Pero ma'am, suma total noon, ma'am. Hindi ho sinabi ng anak ko na magpapa-ultrasound siya. Matutal yun noon, dugo at laman mo yon yung kinampihan niya. Matuwa nga kay ma'am kasi dito pinapakita niya na isa siyang ulirang ama na marunong magmahal sa kanyang anak na kaya niya ipaglaban to kahit kanino. Ganito pong gawin natin. Pwede ba ma'am? Tutulungan kayo rito. Hanap po kami ng paraan na para mabigyan po itong solusyon ng problema niyo. Kita mo yan? Pwede ka na sana kasuhan ng child abuse? Sa 50 mil naman ba na pinapadala ko sa'yo? Sabo dinadala? Ano klase kayo? Wala bang third party involved kaya po kayo nagmamatigas? Johanna, sinong mas mahal mo ngayon? Si Papa, si Mama? Bilang ikaw, kailangan mo...